Hi, good evening. Ako ulit ito, si Ate Let, ang inyong Ate Anseng. So, kumusta kayo dyan? Hopefully is okay kayo at sana safe kayo dyan. So, thank you pala sa mga nag-view, sa mga friends ko na nag-view sa first vlog ko. Ngayon pala, sharing ulit tayo. Isishare ko sa inyo yung nararamdaman ko kapag ano yung may anxiety ako. So yon. Nararamdaman ko pala tong mga ano yung anxiety ko na to pagka puyat. Yon, walang masyadong pahinga tapos madaming iniisip, paranoid, ganun ko ano-anong iniisip na masama, ganun. Ganun nag-i-start ang anxiety ko. So first, na nararamdaman ko talaga bloated. Hanggang ngayon pa rin naman, bloated ako. So, ewan ko ba, matagal na pala akong may, ano, GERD na tinatawag, kung alam niyo yung GERD. Hindi ko masyado alam yung term, pero next vlog na lang siguro, or kung pwede nyong i-comment, kung may nakakaalam ng term na GERD, pwede nyong i-comment din po. Tapos, yun. So, pag nag-bloated ako, automatically, sumasakit yung likod ko. Pag sumakit yung likod ko, yung ang tendency, ang hininga ko ay malalim. So, pag malalim ang hininga ko, ang nangyayari is, pag humuhugod ako ng hininga, parang hindi ako makahinga. Parang, hanggang dito lang yung hangin, hindi siya nakakarating talaga doon sa diaphragm or basta dito sa bandang tiyan. So yun, at siya nga pala, meron pati akong nervous tic kung minsan napupunan niya para akong sinisinok. So yun, yung parang sinisinok na yun is yun yung nervous tic ko na tinatawag. So kasama din daw siya sa anxiety. Sabi ng psychiatrist ko, so hindi ko siya ma-discuss kasi hindi naman po ako medical doctor. Nag-share lang po ako ng mga experience ko sa anxiety at kung paano ko po medyo na-overcome naman na yung anxiety ko. Yun. Tapos, pag masakit yung likod ko, parang masakit din yung batok ko, ganyan. Parang stiff neck ako lagi. Tapos, masakit yung ulo. At ito talaga, ang pinagbulan pati ng nervous tic ko ay yung parang may hole in or may parang may nakabara sa lalamunan ko na ano, hindi ko alam plema ba or something ganon. Ganon, hindi siya natatanggal. So kahit anong ubo ko, anong way na ubo ko ayaw matanggal, ganon. So ang ginawa ko noon, inavoid ko lahat ng foods na ano, hindi ko totally inavoid, tumitikim-tikim pa rin ako since pasaway nga. Actually, nag-i-smoke nga ako eh, at umiinom din, pero medyo binawasan ko na kasi nga hindi din siya maganda kapag may GERD ka. Lalong-lalo na alak tsaka yosi kasi basta hindi ko alam kung paano nga ipaliwanag pero triggered talaga siya, hindi talaga makahinga ganoon. So minsan patikim-tikim lang ako pag ano talagang takam na lola mo. So yun yung ginagawa ko, yung umiinom ng alak ganoon, beer ganyan. Tapos so yun. Iniwasan ko din yung sobrang daming, yung sobrang busog. Ayan, tulad yan, nervous tic na yun. So, iniwasan ko yung sobrang busog ako sa kanin, sa ano. Tapos pala, itong pandemic na to, nag-start yung anxiety ko ulit. Kasi na-overcome ko na siya eh. Parang 3 months lang ako nagkaroon ng anxiety nun, tapos okay na. Tapos biglang sumulpot na naman, all of the sudden, out of nowhere, bigla siyang gumano na. Binatukan na naman ako, hindi na naman ako makahinga. Sabi kong ganyan, ako, mamatay na naman ako, ganyan. As yun nga pala, nung pandemic kasi, since hindi ako makalabas, pero maganda naman ang, though nakatira kami dito sa farm, kasi maganda naman ang nasa labas namin. Kaya lang, iba talaga pagka yung, alam mo yun, nakakagala ka, gano'n. Yun, isa pa yung way na yun, yung para ma-overcome mo yung anxiety.
Dahil ako dati, takot na takot ako lumabas. Takot ako sa grocery, takot ako sa palengke. Dahil crowded places. Yung mga ganyan, madaming tao. Takot na takot ako talagang nanginginig talaga yung laman ko. Tapos itong pandemic, kada gigising ako sa umaga, pinagdadasal ko na maging gabi na ulit. Tapos pagdating na naman ng 6 p.m., ganoon na naman siya, parang naku, dininervous na naman ako. So, ganoon lang ang routine ko noon. Tapos lahat ng kinakain ko lumalabas. Ibig sabihin, pag kumakain ako, hindi ko siya malunok, hindi ko siya madidest. Pero tendency lumalabas din. So, akala ko buntis ako noon. Ay, hindi naman pala ako buntis. Tapos yun, na-stress pati ako, na-delayed ako ng 6 months. So yun, nag-PT ako, negative naman. Yun. Tapos, since yun, may time kasi noon na kain ako ng kain, no, walang preno talaga, as in talagang, kung may kainan dyan, kahit may COVID, sige, go lang, alam mo naman buhay, probinsya din. At ano, basta pagkain, ganon, invitein nyo ako. Yun. Tapos, so, first, umaga, morning, kumain ako ng kanin. Tapos, lunch, rice ulit, hanggang dinner, ganon. So, parang heavy meal, parang ganyan, puro carbo. Hindi ko alam na triggered pala yung carbo. So, yun na parang nag-init na naman yung pakiramdam ko. Yung mainit yung batok ko, tapos lumalaki yung ulo ko na parang lutang ako. Parang hindi realidad, parang ganon yung nangyayari. Tapos, so, since nasa farm kami, hindi ko alam ang gagawin ko. Napatakbo na lang ako doon sa gitna ng fish pond. Tapos, nung tumakbo ako sa gitna ng fish pond, parang pinawisan ako. Parang medyo nahimasmasan ako, ganun. Pero, hindi talaga ako makahinga noon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, ganyan. So, lagi ako may dalang Gaviscon. Kasi, hindi ko alam, hindi naman ako mag-a-advise kasi depende din sa katawan, depende sa reaction ng katawan. So, lagi ako may daladalang Gaviscon at saka meron din akong daladalang ganito. Siguro hindi nyo maano pa. Para siyang ointment, itong mga to. Ganyan. Haplas ba tawag dyan sa Tagalog? Ganyan. Hinahaplas, haplas. Yan. Tapos inaamoy-amoy ko yan. Ganyan. Teka, buksan ko. Ganon. So, yun. Tapos, yun nga, yung parang hindi na naman ako makahinga. Tapos, tuloy-tuloy yung nervous tick ko. Parang kada magsasalita ako, may ganito. Sabi ko, nagdasal na naman ako, sabi ko, Lord, kailangan ma-overcome ko to kasi nakakahiya. Imagine na sa palengke ka, tapos nagna-nervous tick ka. Gumaganon ako doon. Kasagsagan ng COVID. So, lahat iisipin ng mga tao ay meron akong COVID. So one time meron nagtanong sa akin, sabi niya, tagasan ka ba? Sabi niya, nagpa-swab test ka na ba? Dapat hindi ka sa ganitong doktor magpaano, ganyan. So dinedma ko na lang. Hindi ko naman siya ma-blame kasi nga, syempre, yung safety pa rin niya, yung iniisip pa rin niya, diba? So tama naman yun, okay lang sa akin yun, okay lang. Ay nga, so hindi ko siya mabuksan talaga. Basta para siyang, para siyang menthol leafic, parang ganun. Yun, efficacent din. Hindi ko lang mahanap yung efficacent oil ko na maliit. Yun, inaamoy-amoy ko din yun. Para makapagpakalma ako, ganyan. Or minsan, pag feeling ko, ang cause ng anxiety ko ay kulang sa tulog, itinutulog ko. Yun, pinapapahinga ko talaga. Hindi talaga ako, itinitigil ko lahat talaga ng ginagawa ko. Kahit naglalaba ako, patapos na ako, talaga tinitigil ko. Sinasabi ko na lang na tapusin na lang nila yung lalabahin, gano'n talaga. Ganon. So, yun. At saka minsan, hindi pala minsan, madalas. Actually, halos araw-araw na nagiging mainitin yung ulo ko. Pero nung naka-antidepressant ako, hindi ako masyado mainitin ang ulo. So, nakakalma ko yung sarili ko. Hindi ko alam kung may mood disorder din ba ako. Pero ang alam ko lang kasi, ang psychiatrist ay general anxiety disorder. So, yun lang. Yun yung video ko last kahapon. So, yun. Tapos, isishare ko na din sa inyo kung ano yung kinakain ko. Yung hindi nawawala sa meal ko everyday. Kung paano ko siya na-overcome yung anxiety. Tingin ko nakatulong kasi yung may laman talaga yung tiyan mo. Tapos tama yung laman ng tiyan mo. Yung sinasabi nilang gut feeling, ganun. Yun, alagaan nyo yung gut nyo.
Kasi ano, siya, ito yung nagpo-process ng food eh. Ito yung nagpo-process ng nutrients dito sa buong katawan natin. So, yun dapat lahat ng ini-intake natin is safe. Ganoon. So, dapat alagaan niya yung ano natin. Tapos, iniwasan ko yung mga kamatis. Though ngayon, kumakain na din ako. Dinededma ko na lang yung bloated na tiyan ko. Pero, minsan talaga, talagang lakas ng kamatis. Halamansi. Ano pa? Kanin. Yung mga bawal sa akin talaga. Pero yung kanin, since Asian tayo, Pilipino, makanin talaga. So, hindi natin maiiwasan yon. So, konti-konti lang na kanin na lang ginagawa ko. Minsan nga eh, hindi ko pa matpigilan yung sarili ko dahil masarap nga yung ulam. Eh, talagang napapadami yung kain ko ng kanin. Yun. Tapos, ito, yung hindi nawawala sa meal ko. Number one talaga, saging. Saging talaga. Lakatan or saba. Yung saba, hilaw ko yung kinakain. Hindi ko siya pinapainit. Alam ko pinapainit yun eh. Ginagawang banana cue. Yun. So, yun. Hindi ko siya ganun ginagawa. Basta hilaw ko siyang kinakain. Excuse me. Nag-nervous tick na naman ako. So, yun. Pangalawa is, ano pa ba yung... Ay, yung mga nagkakape dyan pala. Yung rice coffee, laking tulong nun. Sa akin ha, sa akin. Hindi ako makapag-advise nga kasi iba-iba yung reaction ng katawan natin. Maaring sa akin pwede, sa inyo hindi. So, hindi po ako doktor. Nagsisharing lang ako ng mga kinakain ko, mga pwedeng kainin ko at hindi ko pwedeng kainin. Para disclaimer lang, para sa sarili ko yon. Yon. Tapos, yun, kilamansi, ano pa ba, tinanggal ko yun, kamatis, tinanggal ko din yun. More on veggies, talaga, vegetable, ganun. Green, basta yung mga ganyan, basta green plants, wag naman yung plants na tinatanim ha. Basta yung vegetable, ganun. Tapos, ano pa ba, sa meal ko, araw-araw talaga is yun. Pag gusto ko magkape, rice coffee, tapos yung banana, saging, yun yung saging, tapos Quaker oats, yun, Quaker oats. Sa morning, huwag na kayo mag, ano, masyadong mag-heavy meal. Or, depende pa rin talaga sa katawan. Ako kasi hindi pwede mag-heavy meal in the morning. So, ginagawa ko Quaker oats, pero maliit lang yung gatas niya. At ang hiyang ko lang na gatas is Alaska. So, depende pa rin yon sa katawan nyo. Depende pa rin yon sa magiging reaksyon ng katawan nyo. Tapos, araw-araw nag-Yakult din ako. Once a day, one Yakult a day. So, yun. Tsaka ang ginagawa ko, since farm naman ito, nagpapahangin ako sa labas, nagpapaaraw ako, ganun. Ngayon ang pinagkakabalahan ko talaga, nagmumotor ako. Kahit nga araw-araw na namamalengke ako, okay lang ako kasi, alam mo yon. Yun yung way ko na para makagala na din at para hindi ko maisip yung anxiety ko. Though, minsan natatakot ako kasi nga nasa palengke ako tapos baka biglang subugod si Anseng. Alam niyo naman, si Ate Anseng to. So, yun. Basta baka bigla siyang subugod. So, iniiwasan ko din. So, yun lang. Yun yung mga bagay or yun yung mga pagkain na tingin ko is babagay sa akin or pwede nyo ding itry. Ako kasi lahat ng bawal sa akin sinubukan ko para at least, or I mean lahat ng pagkain sinubukan ko para at least alam ko kung anong iiwasan ko at hindi ko iiwasan. At saka pala, malaki ding tulong ha, yung maliligo kayo na maligam-gam, masyado malamig. Yung paa nyo muna yung unahin nyo na paliguan. Huwag yung ulo. Ewan ko sa akin ha, sa akin lang. Ganun ang ginagawa ko. Pero nakaka-relax kasi muna para mag-adjust yung body temperature nyo. Para sa akin kasi yun ang nararamdaman ko. Nag-a-adjust yung body temperature ko pag paa muna ang pinapaliguan ko instead of ulo. Ganun ang ginagawa ko. Tapos, siya nga pala, bago ko tapusin to video na to, sorry sa kung may naririnig kay electric fan, kung may aso, or ano man, kasi gustong-gusto ko magiging natural. Gusto ko lang magiging natural sa lahat. I mean, ako na to. Thank you pala sa mga friends ko na positive criticism.
Sabi ko, ate, papapanood naman. Shoutout din pala kay sa friend ko, hi Legaska. Ayan, shoutout na kita. At kay ate Ameline, shoutout din sa'yo. Thank you so much. Kahit hindi tayo na masyado nagkakasama, full support ka pa rin. Itong dalawang to, super duper thank you kay ate Maridel Gaso. So, thank you talaga at lagi mong pinakikinggan ang mga drama ko in life. So, ikaw din, lagi akong nandito para sa'yo. Ang haba-haba ng comment mo. Hindi na kita, hindi naman sa pag hindi ako, sorry ha, kung medyo sarcastic yung ang haba-haba ng comment. Pero, alam mo yon, super duper na-touch talaga ako. Hindi ko mapaliwanag. Basta, nung binabasa ko nga, parang naiyak ako, imbok ko talaga, oh. Ayun. So, parang naiiyak ako na, hindi ko mapaliwanag. Super, alam mo, ang bait-bait sa akin ni Lord at binigyan niya ako ng mga kaibigan na katulad nila. At ito din, thank you pala, Apet. Pep. Yun. Si Pet, si ang friend ko ay taga Canada na si Rona Mapili. Thank you sa kahit na nasa Canada ka is pa rin hindi ka pa rin nakakalimot. So yun yung mga dapat na tao na samahan nyo, yung mga tao na alam nyo, totoo pa rin sa inyo, kahit ano man ang mangyari, nandiyan pa rin para sa inyo. Yun yung mga tao na kailangan nyo most, especially sa kasagsagan ng anxiety nyo. Kasi yung mga tao na makakaintindi sa inyo, yun ang mga taong samahan nyo. Tapos, thank you ulit, Pet, dahil alam mo yun, kahit nasa Canada ka, naalala mo pa rin ako. Kahit na medyo pasaway ako. Nandiyan ka pa rin, nakikilig sa mga kadramahan ko at kinukulit din kita na manood ng video ko. Thank you. Talagang mga friends ko talaga is, syempre, sila ang unang-una kong i-approach sa video ko. So, kasi may mga friends din ako naman anxiety and almost nagkaroon ng anxiety. So, para at least man lang may idea sila kung ano yung dapat nilang gawin or hindi nila dapat gawin. Ganun. Swerte ko lang talaga dahil hindi nyo lang alam kung gaano ko nagpapasalamat sa inyo na may kaibigan akong katulad nyo. Hindi ko alam, hindi ko talaga medyo natatouch talaga ako, naiiyak ako na hindi ko alam, pero yun, alam nyo na, basta lagi akong nandito para sa inyo, kung gusto nyo din ng kausap. By the way, pwede kayong mag-comment din sa comment section kung gusto niyo din ako ma-contact, tapos isi-send ko na lang yung link. Hindi ko kasi alam talaga kung paano pa mag-edit ng video at paano pa mag-edit dito. So, kung gusto niyo ng kausap at may tatanong kayo about sa effect ng ganito ganyan, basta sagot ko lang based sa naranasan ko. So, ayun ulit, sorry at nag-nervoustic ako. Pagpasensya niyo na at salamat talaga sa mga nanood din. Sa first vlog ko, thank you so much at ayun, so see you soon at ingat kayo palagi, lagi kayo magdadasal at love na love ko kayo mga friends ko. Alam na alam nyo yan. Sige, thank you so much, bye-bye.